Magandang araw. Ako si Ma'am Veronica Tutor, ang inyong guro para sa Filipino sa Pilinglarang Tekpo. So, ang tatalakayin natin sa araw na ito ay patungkol sa pagsulat ng naratibong ulat. So, bago natin alamin ang patungkol dito, alamin muna natin kung ano ang layunin ng pag-aaral na ito. Una, nalalaman ang kaligiran ng sulating naratibong ulat. Pag sinabi natin kaligiran, ito po ay patungkol sa kahulugan, maging sa kahalagahan ng naratibong ulat, o kaya kung ano ang kabuuang patungkol dito. Pangalawa, nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika. Sa pagkatapos ng aralin na ito, kayo po ang mga mag-aaral ay inaasahan pong makasusulat ng inyong sariling naratibong ulat. So, bago natin talakayin kung ano ang naratibong ulat, tayo muna'y magkakaroon ng panimulang pagsusulit. Panuto, isulat ang letra ng inyong sagot. Sa bawat bilang po, bibigyan ko lamang po kayo ng 5 segundo at pagkatapos po ng una at ikalawang gawain ay iwawasto na po natin ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, ano ang tawag sa isang pagtatala ng pangyayari sa sistematikong dokumentasyon? A. Naratibong ulat, B. Dokumentasyon, C. Deskriptibo, D. Ekspositor. Okay, pangalawa. Alin sa pahayag ang kahalagahan ng naratibong ulat? A. Kaganapang kailangan na mababalikan. B. Makapagbigay ng sapat na impormasyon ukol sa espesipikong bagay. C. Makakuha ng mahalagang impormasyon na isasagot sa ginawang pag-aaral. D. Lahat ng nabanggit. Pangatlong bilang, sa anong elemento ng naratibong ulat mababasa ang pagsisimula at pagtatapos batay sa nangyari? A. Chronological na pagkakaayos, B. Walang pagkiling, C. Buo ang elemento, D. Resolusyon. Okay, pang-apat. Sa anong elemento ng naratibong ulat nakalahad ang pagiging objektibo nito? A. Chronological na pagkakaayos, B. Walang pagkiling, C. Buo ang elemento, D. Resolusyon. Okay, panglima. Bakit mahalaga ang talatang nagsasalaysay para sa naratibong ulat? A. Upang maging mahusay at nararapat ito. B. Upang maging kapaki-pakinabang. C. Upang maging maayos ang paglalahad. D. Upang maging malinaw ang impormasyong nakalahad. Okay, pang-anim. Ano ang dalawang pinaka-focus ng ikalawang elemento ng naratibong ulat? A. Resolusyon at walang pagkiling. B. Chronological at buo ang elemento. C. Konteksto at mga tao. D. Resolusyon at impormasyon. Okay, pang-pito. Sa anong elemento ng naratibong ulat mababasa ang pagiging mahusay at nararapat nito? A. Chronological na pagkakaayos, B. Walang pagkiling, C. Buo ang elemento, D. Resolusyon. Okay, pangwalo. Sa anong paraan ng pagsulat nakapaloob ang naratibong ulat? A. Naratibo, B. Dokumentasyon, C. Deskriptibo,
B. Expository. Pangsiyam, ano ang iba pang impormasyon na maaring lamanin ng naratibong ulat? A. Nakamit ng samahan o kumpanya. B. Napagtagumpayan ng samahan o kumpanya. C. Kalakasan o kahinaan ng samahan o kumpanya. D. Lahat ng nabanggit. Okay, pangsampo. Uri ng dokumentasyon na makatutulong bilang sanggunian para sa mga gawain at tunguhin ng isang institusyon. A. Naratibong ulat. B. Dokumentasyon. C. Deskriptibo. D. Expository. Okay, para sa ating ikalawang gawain, panuto, isulat sa patlang ang V kung waso ang pahayag, T naman kung hindi. So, 5 segundo ulit para sagutin ang bawat bilang. Una, hindi maaring patalon-talon ang pagtalakay sa pangyayari. Kalawa, gumagamit ng panguri sa paglalarawan ng pangyayari. Pangatlo, sa pagsulat ng naratibong ulat ay may dokumentasyon. Pang-apat, maaring baguhin ang naratibong ulat pagkatapos ng pulong. Okay, pang-lima, nakapagbibigay ng sapat na impormasyon ang naratibong ulat. Okay, so balikan natin ang unang gawain at natin na itong sagutin. Sa una, anong sagot po? Letrang A. Pakiwasto na po ang inyong mga sagot dyan sa inyong mga papel. Pangalawa ay letrang D, lahat ng nabanggit. Pangatlo ay letrang A, chronological na pagkakaayos. Pang-apat, sa anong elemento? Okay, pang-apat, letrang B, walang pagkiling. Pang-lima, letrang A, upang maging mahusay at nararapat. Ito, pang-anim. Okay, pang-anim ay letrang A, resolusyon at walang pagkiling. Pang-pito. Okay, pang-pito ay letrang C, buo ang elemento. Pangwalo, ang sagot po ay letrang A, naratibo. Pangsyam, ang sagot po ay D, lahat ng nabanggit. Sampo, sagot ay letrang A, naratibong ulat. Okay, sa ikalawang gawain naman po, number 1 ay V, tama po ang pahayag. Number 2 ay T, mali po ang pahayag. Pangatlo po ay V, tama ang pahayag. At pang-apat ay T, mali ang pahayag. Pang-lima naman po ay V, tama ang pahayag. So, alam ko magagaling kayo kaya matataas ang inyong nakuhang score. So, huwag niyo pong iwawala yung score ninyo dahil pipicturean niyo po yan at isisend niyo po sa akin. Okay, so ano nga pa ang naratibong ulat? Ang naratibong ulat ay isang dokumento na nagsasaad ng sunod-sunod na pangyayari o kaganapan sa isang tao o grupo ng tao. So pag sinabi nating naratibo, kung ano po yung nagsimulang pangyayari hanggang sa wakas o huli po, ayun po yung mga itatala natin dito. Kailangan po hindi po palaktaw-laktaw o hindi po patalon-talon. Hindi rin po maaari na yung gusto lamang po natin ang isulat natin. Hindi po. Kung ano po yung nangyari sa simula hanggang sa wakas, ayun po yung ating isusulat.
At sa pamamagitan nito ay maaari nating sabihin na ang naratibong ulat ay isang sistematikong dokumentasyon ng mga nangyari o naganap sa isang pagpupulong, sa isang gawain o kaya naman sa isang pag-uusap. Okay? So, ang naratibong ulat ay maaari pong balikan upang sa ganun ay magkaroon ng linaw kung ano man po yung mga sa isipan ng mga tao ay naguguluhan minsan, okay? So, ito po ay maaring balikan upang maging referensya sa kung ano po yung mga napag-usapan sa araw na iyon. So, may mga tatlong elemento ang naratibong ulat. Nandyan po ay ang chronological na pagkakaayos. Pag sinabi po natin chronological na pagkakaayos, yan po ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa umpisa hanggang sa wakas kung ano po yung naganap. Yan po ay mahalaga o importante po sa pagsulat ng naratibong ulat na kung saan sisimulan sa kung ano po yung simula hanggang sa ito ay matapos batay po sa nangyari. Hindi po maaring patalon-talon ang pagtalakay sa mga pangyayari dahil makakagulo lamang po ito sa kung sino man po yung babasa sa nagawang pag-uulat. So, pangalawa po, walang kinikilingan o kaya'y may sariling opinyon sa pangyayari. So, pag sinabi nating walang pagkiling, so, wala po tayong kinakampihan. Hindi po tayo naglalahad ng ating sariling opinyon dito. Hindi po tayo naglalahad ng ating sariling kuro-kuro. Bagkus, kasi po ang naratibong ulat ay isang objektibo na hindi po pwedeng maglagay ng ating sariling ideya o sariling opinyon. At iwasan din po natin ang paglalagay po ng mga salitang pang-uri sa paglalarawan, kundi po ang gamitin na lamang po natin ay mga pandiwa. Okay? So, yun po ang ikalawang elemento ng naratibong ulat. Pangatlo po ay ang buo ang mahalagang elemento ng isang talatang nagsasalaysay. Nandyan po ang konteksto, mga kasaling tao, at ang pangatlo ay ang resolusyon kung meron man. So, pag sinabi nating konteksto, ito po ay kabuuang setup o kabuuang nilalaman po kung ano po yung nangyayari o pinag-uusapan. Sumasagot po sa mga tanong na kailan naganap ang pagpupulong o pag-uusap, saan naganap, tungkol saan, at bakit naganap ang isang pag-uusap. So, sa konteksto po, doon po yun sasagutin. Sasagutin yung mga tanong na yun upang sa ganun ay maging buo ang ilalahad dito. Okay? So, pangalawang bahagi po para sa elemento po ng naratibong ulat ay ang mga kasaling tao. So, kasaling tao, so, nandyan na po. Sino-sino yung mga nandoon? Sino-sino yung mga involved, mga kasaling tao nga po? So, isusulat po natin at kikilalanin natin kung sino-sino ang mga ito para sa ganun, hindi po tayo magkaroon ng kalituhan. Baka mamaya matawag po natin yung mga taong hindi naman po kasama sa pulong. Okay? So, kailangan nating alamin at kilalanin upang hindi tayo malito at hindi natin matawag yung mga taong wala namang kinalaman sa pagpupulong o kaya pag-uusap na magaganap. And C, resolution. Okay, ito yung pangunahing dahilan ng pag-uusap para magkaroon ng paglilinaw, desisyon o rekomendasyon. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon na ang naratibong ulat po ay may resolusyon. Kung mayroon man, kung may nais tayong solusyonan, okay, so gagawa tayo ng resolusyon upang malinaw at magkaroon po ng desisyon ng bawat kasama or pangkat po sa kung ano po yung nais nilang gawin sa problemang yun.
So, yun po yung tatlong elemento ng naratibong ulat. Ulitin ko po, una ay chronological na pagkakaayos. Pangalawa ay walang kinikilingan o kaya may may sariling opinyon sa pangyayari o hindi po paglalahad ng sariling opinyon. Pangatlo ay ang buo ang pahalagang elemento ng isang talatang nagsasalaysay. So, ito po ay halimbawa ng isang naratibong ulat, pinamagatang Buwan ng Wika 2014. Babasahin ko po. At tignan natin kung ito ba ay naglalahad ng chronological na pagkakaayos. Sunod-sunod po ba yung mga pangyayari? Wala po bang kinikilingan? Wala po bang pagkampi at paglalahad ng sariling opinion dito? At buo po ba? May konteksto? At nagbanggit ba ng mga kasaling tao? Okay? So, ang Universidad ng Pan-Pacific University North Philippines ay muli na namang ipinagdiwang ang isa sa mga pinakahihintay na okasyon ng mga mag-aaral upang ipamalas ang kanilang kakayahan o talento sa mga iba't ibang uri ng pagpapahayag sa pamagitan ng sariling wika na alinsunod ito sa paksang diwa. Filipino, wika ng pagkakaisa. Ang nasabing tema ng Buwan ng Wika ay nagsilbing ugat ng programa upang gisingin ang kamalayan ng mga musmos na kaisipan ang kahalagahan ng ating inang wika sa kanilang araw-araw ng pagsasalamuha sa lipunan. Ito rin ay naging pamantayan ng talakayan para sa mabisang pagturo na may kinalaman hinggil sa mga rehiyonal na dialekto at sa paggamit ng mga akmang genre. Nagsimula ang programa sa buwan ng Agosto 2014 sa silid-aralan ng mga mag-aaral na nasa una at ika-apat na level. Nagkaroon ng munting talakayan at orientasyon patungkol sa tema at sa planong mangyayari sa loob ng isang buwan na pinangunahan ni Binibining Maria Martha Manet Madrid na isang dekana. Ika-18 ng Agosto naganap ang patimpalak na sanaysay na inumpisahan sa oras na 9:00 hanggang 10:00 ng umaga na ginanap sa University Library na pinangisiwaan ni Ginang Rolanda Pares na ang unang gantimpala ay nakuha ni na Kers Hanarel O. Kasunkad at Sherlyn Rivera. Ang pangalawang gantimpala naman ay napunta kay Christensen Angelo T. Nahorda at Jelly Rose G. Suprad. Samantalang, noong 19 ng Agosto, Martes, isinagawa ang patimpalak na pagsulat ng tula kung saan ang bawat kalahok ay pinamalas ang angking katalinuhan sa paggawa ng nasabing patimpalak. Itinaraos ang aktibidad na ito sa University Library na pinamumunuhan ni Ginang Japheth Purisima. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika at noong 20 ng Agosto, Miyerkules, naganap naman ang paglikhang poster slogan. Dito sa aktibidad na ito, sumali ang mga estudyanteng may natatanging abilidad sa larangan ng sining. So, balikan natin ang halimbawa nila. Okay, so, saan patungkol ang binasang naratibong ulat? Saan nga ba ito patungkol? Siyempre, ito po ay patungkol sa pagdiriwang ng Universidad ng Pan-Pacific University North Philippines ng Buwan ng Wika sa kanilang paaralan. Ito ba ay nagpapahayag ng chronological na pagkakaayos? So, kung ano po ba yung simula or naunang aktibidades hanggang sa pinakadulo na isaad po ba sa kanilang naratibong ulat? Opo, naisahad dahil una pa lang nandyan po ang kanilang pagpaplano, pagkakaroon ng plano hanggang sa kung ano na po yung mga nauna at hanggang sa huling mga aktibidades na ginawa ng kanilang paaralan upang maipagdiwang ang Buwan ng Wika. Pangatlo, wala bang pagkiling ang naratibong ulat? Sa tingin ko po, wala dahil
hindi naman nagsaad ng sariling opinyon o sariling ideya, kuro-kuro ang nagsulat kung hindi yung kung ano lang man po yung nangyari sa pagdiriwang ng kanilang buwan ng wika. Buo ba ang elementong ipinakita ng naratibong ulat? May konteksto po ba? May mga nabanggit po ba ng mga kasaling tao rito? May resolusyon po ba? Buo ang elementong ipinakita ng naratibong ulat kahit na hindi po natin nabasa ang resolusyon. Dahil sabi ko nga po kanina, hindi po sa lahat ng pagkakataon na may resolusyon po ang naratibong ulat. Okay po? So, kayo po ay magkakaroon ng pangwakas na pagsusulit. Unang gawain, panuto, ibigay ang hinihinging sagot ng bawat bilang. Basahin ko po at inyong sagutin dyan sa inyong mga bahay. Pagkatapos po ay pipicturan, kukuhaan niyo po ng litrato at isi-send niyo po sa akin or gagawa na lang po tayo ng thread sa ating GC at doon nyo po ilalagay ang inyong mga score. Okay? So, unang gawain, panuto po. Ibigay ang hinihinging sagot ng bawat bilang. Una, ito ay isang dokumento na nagsasaad ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari o kaganapan sa isang tao o grupo ng tao. Pangalawa, magbigay ng kahalagahan ng isang dokumento na nagsasaad ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pangatlo hanggang panglima, ibigay ang tatlong elemento ng naratibong ulat. Okay, so sa tingin ko po ay nakuha na ninyo ang mga katanungan at kayo na lamang po ay magsasagot. Okay, para sa ikalawang gawain, para sa pangwakas na pagsusulit, tukuyin ang mga tanong sa bawat bilang kung saan kabilang base sa natalakay na elemento ng naratibong ulat. Pumili sa kahon ng letra na inyong sagot at isulat sa patlang bago ang bilang. So, bibigyan ko ulit kayo ng 5 segundo pagkatapos nating basahin ang mga pahayag at kayo po ay magsasagot na sa bawat bilang. Okay? So, una, magkakasunod ang paglalahad ng pangyayari. Okay, number 2. Hindi maaring maglagay ng personal na opinyon. Pangatlo, pagpapakita ng mahusay na naratibong ulat. Pang-apat, nakikilala ang mga taong kalaho. Pang-lima, mas mahalagang marami ang pandiwa. Pang-anim, obhektibo ang paglalarawan. Pampito, malinaw ang konteksto. Pangwalo, tamang pagsulat ng pangalan ng mga kalahok. Okay, pangsyam, mahalaga ang pagtatala ng resolusyon. Pang-sampo, magsisimula at magtatapos batay sa nangyari. Okay, sasagutan na natin ang inyong pangwakas na pagsusulit sa unang gawain. Number 1, ang sagot po ay naratibong ulat. Pangalawa, magbigay ng kahalagahan or yes, kahalaga ng isang dokumento sa saan ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pangalawa ay upang mabalikan ang dokumento na may hindi pinagkasunduan at
Ito pa ay pwedeng maging referensya para sa susunod na pagpupulong. Okay? Kahit saan doon yung sagot ninyo, tama po yun. Pangatlo hanggang panglimang bilang, ibigay ang tatlong elemento ng naratibong ulat. Siyempre, una, chronological na pagkakaayos. Pangalawa, walang pagkiling. At panglima ay buo ang elemento. Okay? Number one, sagot ay letter A. Number two ay letter B. Walang pagkiling. Number three ay C. Buo ang elemento. Pang-apat, letter C. Buo ang elemento. Pang-lima, letter B. Walang pagkiling. Pang-anim, letter B. Walang pagkiling. Seven, letter C. Buo ang elemento. Eight ay C. Buo ang elemento. Pang-siyam ay C pa rin. Buo ang elemento. At ang pang-sampo ay letter A. Chronological na pagkakaayos. Okay? So, kayo po ay magkakaroon ng takdang aralin. So, panuto sa liksiki ng ulat tungkol sa pangkalahatang orientation workshop sa programang Abot Alam. Okay, para masagot ninyo ang inyong mga katanungan na nasa ibaba. Una, ano ang programang Abot Alam? Pangalawa, ano ang kasunduan ng mga lumahok tungkol sa pagsuporta sa programang Abot Alam? Pangatlo, magbigay ng ilang bayan na maglulunsad ng programa sa level ng distrito. Pang-apat, ano ang maaaring gawin ng mga munisipalidad at distrito na hindi kayang makapag-implementa ng programa sa ika-23 ng Abril 2014? Panglima, kailan gaganapin ang inisyal na pag-uulat ng datos? So, ito po yung mga tanong na inyong sasagutin pag nasaliksik at nabasa nyo na pong mabuti ang ulat tungkol sa pangkalahatang orientation workshop sa programang Abot Alam. So, ito po ay ang unang takdang aralin, unang gawain po, at ang ikalawang gawain naman po ay kayo po ay susulat ng isang naratibong ulat. Okay? So, maaari po kayong pumili dito sa limang paksa kung ano po yung gusto ninyo. Unang paksa po, pagkakaroon ng bagong TechVoc na kurso sa kanilang bayan. Pangalawa, pag-uulat sa naganap na regional sports meet. Pangatlo, pagsasalaysay ng pulong na naganap sa isang student council. Pang-apat, pagbuo ng isang organisasyon para sa mga mag-aaral ng TechVoc. Pang-lima, pagbubukas ng bagong opisina ng pamahalaang panlalawigan para sa TechVoc. So, ito po yung mga paksa na inyong pagpipilian. Bahala na po kayo kung alin po dyan yung gusto ninyo para sa pagsulat ng naratibong ulat. Okay? So, ito po yung gagamiting rubrics para sa pagsulat ninyo ng naratibong ulat. Una dyan, nakapili ng isang trabaho ayon sa kagustuhan. Pangalawa, nakapagsaliksik tungkol sa pagsulat ng naratibong ulat na ginagamit sa napiling trabaho. Pangatlo, nakapagsulat ng sariling naratibong ulat na ginagamit sa napiling trabaho ayon sa pamantayan na pinag-usapan sa mga nakalipas na aralin. At ang pang-apat po ay ang nakapag-ulat o nakapag-pasa sa klase ng ginawang pananaliksik upang makabuo ng naratibong ulat. Dahil nga po, hindi pa po tayo face-to-face, hindi pa po pwedeng makapag-ulat sa klase kung hindi po ay makapagpasa na lamang po sa pamagitan po ng through GC po natin, pipicturan nyo na lamang po yung mga nasaliksik po ninyo. Okay po? So, ulitin ko po para sa inyong takdang aralin, unang gawain po ay magsasaliksik po kayo ng saliksikin nyo po yung ulat tungkol sa pangkalahatang orientation workshop sa programang Abot Alam.
At pangalawa po, kayo po ay gagawa or susulat ng isang naratibong ulat patungkol po sa inyong napiling paksa. So, yun po ang pagtalakay natin sa naratibong ulat. So, pag sinabi po nating naratibong ulat ulit, ito po ay isang dokumento na nagsasaad ng sunod-sunod na pangyayari o kaganapan sa isang tao o isang grupo. Ang tatlong elemento nito ay chronological na pagkakaayos, kung ano po yung nasimulan hanggang sa wakas, ayun lamang po yung isusulat. Pangalawang elemento po ay walang pagkiling. Hindi po pwedeng maglahad ng sariling opinyon o sariling ideya o kuro-kuro. At ang pangatlong elemento po ay ang buo ang elemento. Merong konteksto po, merong nakasulat kung sino yung mga kasaling tao at may resolusyon kung meron man. So, yun po ang kabuuan ng naratibong ulat. Maraming salamat po at huwag po ninyong kakalimutan ang inyong takdang aralin. Para sa inyong mga katanungan po ay i-message yun na lamang po ako sa ating GC. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Paalam po!